Banalang umaga sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish. Ang lahat ay pinaalalahan ng manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Meron po tayong mga edad ko, alay ko envelopes sa gilid ng mga upuan na pwede nating gamitin sa ating pag-aalay. Mangyari ay kunin lang po ang envelope ng buwan ng inyong kapanganakan at iaalay ito mamaya pagkatapos ng communion. Meron din po tayong mga kandila sa bungad ng simbahan na pwede nating ialay sa Belen. Mangyari ay sumama lang po tayo sa processional sa umpisa ng misa, dala ang mga nakasinding kandila. Maraming salamat po. Magsiluhod po ang lahat para sa Oracio Imperata laban sa COVID-19 virus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbaba kaming dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang na gamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Amen. Magsiupo po, sumandali. Thank you.
Ngayon po ang ika-anim na araw ng ating simbang gabi. Ang tema ng ating pagdiriwang ay pagbibigay puri kay Mariyang Ina ng Panginoon. Sa Ebanghelyo ngayon ay pagninilayan natin ang ikalawang misteryo ng tuwa, ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Ang dalawang babae ay pinagkalooban ng natatanging biyaya ng Diyos, isang anak. Para kay Elizabeth, ang kanyang anak ay di inaasahan sa kanyang katandaan. Para kay Maria, ang kanyang anak ay lalo pang mahalagang regalo, ang anak mismo ng Diyos. Kasama ni Elizabeth, bumabati at nagpapahayag tayo kay Maria bilang ina ng ating Panginoon at babaeng may pananampalataya. Sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, buksan natin ang ating mga puso upang tanggapin si Jesus na hatid sa atin ng kanyang inang kabanal-banalan upang maging kapatid, tagapagligtas at huwaran natin. Magsitayo po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang na pamumunuan ni Reverendo Padre Nicanti Shawredi, SCJ. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang Diyos, Amang nagbigay sa atin ng Kanyang buktong na anak sa pamamagitan ng Mahal na Birhen Maria. Ang Kanyang biyaya at kapayapaan ay sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Nais ng Panginoong Jesus na dumating sa atin tulad ng pagdating niya kay Elizabeth sa pamamagitan ni Birhen Maria. Suruin natin ang ating mga sarili
kung karapat-dapat tayo sa pagtanggap sa Kanya. Kaawaan tayo ng makapangyaring Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dingin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaan lantad, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang sanhi ng kaligayahan ng Jerusalem ay ang pamamalagi ng Panginoon. Hudyat ito ng kagalakan ni Elizabeth sa pagdalaw ni Mariyang kabanal-banalan na taglay noon sa kanyang sinapupunan ang tagapagligtas ng sanlibutan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion, huwag kang manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagi at walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginoon ay Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahil sa kanya, kami natutuwa. Sa kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Emmanuel na hari namin, halina't kami sagipin, at utos mo'y tutuparin. Thank you.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Hudiya. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sangkol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sangkol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanali kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. My dear brothers and sisters, once again, magandang umaga po sa inyong lahat. Itong panahon ng Pasko na maraming mga bisita at bumibisita. Hindi talaga lilipas ang Pasko nang hindi tayo binibisita o hindi tayo bumibisita. So mga kapatid, sa tuwing dumadalaw tayo, ano po ang lagi natin dinadala? Sa ating ebanghelyo ngayon ay narinig natin ang tungkol sa pagdalaw o pagbisita ni Maria sa kanyang pinsan si Elizabeth. Ito na nga second ikalawang misteryo ng tuwa sa rosary, the mystery of is a visitation. Inihatid ni Maria sa kanyang pinsan ang mabuting balita na kanyang natanggap si Jesus na nasa kanyang sinupupunan. Di lang si Maria dumalaw bakos siya ay masayang naglingkod sa kanyang pinsan si Elizabeth. Ngayong umaga, tinatanong natin ang ating mga sarili. Now, who are we visiting ngayong panahon? Sino-sino ba ang mga dadalawin natin at dinalaw na natin ngayon Kapaskuhan? Sa Ebanghelyo, si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda na kahit siya ay nagdadalam tao ay hindi ito naging hadalang upang madalaw ang kanyang pinsan. Nung pumunta si Maria kay Elizabeth dahil nangangailangan talaga si Elizabeth. Alam natin nga matanda siya, and then ang asawa niya si Zacarias din, mga senior pa nga silang dalawa lang, and then ika-anim na buwan na si Elizabeth, kaya nga she knows that she needs, kaya nga pumunta si Maria. Sa mga kapatid, sa buhay natin, matularan nawa natin si Maria na ilapit natin ang ating sarili sa kapwa o pamilyang nangangailangan. Huwag nawa tayo magkaroon ng boundary na magkapag-ugnayan sa kanila. Hindi nawa tayo maging selective o pinipili lang natin kung sino lamang ang pakikisamahan, or we are very choosy. Okay lang mga bata, no? Yung mga bata pumupunta yung mga bahay. Pero kung kahit tayo, mga we are grown-ups or maybe elderly, nga sana hindi tayo pinipili. Hindi natin pinipili ang mga bisita natin.
Because sometimes nasabihin natin, doon tayo pumunta sa kaibigan natin. No, masarap ang pagkain doon. Tsaka malaking magbigay yan. No, minsan yung exchange gift, no, na magdala tayo ng gift and then he said, yeah, maybe magbigay ng malaking, mas malaking gift. So pumunta tayo. Or sabihin natin, huwag tayong pumunta doon. Kasi last year, wala naman binigay sa atin yan. Sayang lang ang pamasahe. So mga kapatid, no, ayaw natin ang mga taong wala tayo siguradong matatanggap. Umalis nawa tayo sa ating comfort zone. Kaya nga, kailangan natin tarungin, are we visiting only those who can also give us? Kasi maging exchange lang, no, ang gifts natin. Or are we visiting to give or simply to receive? Sana ang pagbisita natin sa ating mga kapwa sa pagbigay, hindi lamang pagtanggap at pag-exchange. Pangalawa, ano ang daladala natin? No, when we visit, ano po ba ang mga regalo? Sa Ebanghelyo, kitang-kita natin si Maria. Kahit wala siyang bitbit na mga material na bagay para sa kanyang pinsan, ngunit daladala naman niya si Jesus ang mabuting balita. Kaya nga mga kapatid, maging daluyan nawa tayo ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Dalhin nawa lagi natin si Jesus, dalhin natin lagi, no, ang mabuting balita sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng ating kahandaang tumulong at magbigay sa mga nangangailangan. Alam natin mga kapatid, sa bawat pamayanan, laging may mga kapwa tayo o pamilya ang nakakaranas ng iba't ibang problema o issue. Ang masakit nitong problema ng pamilya ay sa halip na tulungan natin sila, ay marami sa atin ang nagpapaalala sa kanilang problema. Marami ang nagiging marites sa atin, hindi na si Maria, pero marites. No nga, tagapagkalat pa ng pamilyang may problema. Sana na mga kapatid, hindi tayo, no, hindi na maging marites na tagabalita ng masasama laban sa ating kapwa. At hindi nawa tayo maging marisol, no, maring taga solsol upang mapalaki pa ang issue o problemang pinagdaan ng ating mga kapwa. So, kaya nga mga kapatid, hilingin natin na tayo ay maging katulad ni Maria, na ang ihatid natin ang mabuting balita sa kanila at ipamalas natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa, lalo na sa mga pamilyang nangangailangan sa pamamagitan ng ating pagkakawanggawa at pagtutulungan. Finally, mga kapatid, anong klaseng bisita tayo? What kind of visitors are we? No, pagdating, dumating na tayo para ibahagi ang mga kagalakan ni Kristo? Pagpasok ba natin sa room, lahat ba ay lumulukso sa kagalakan? O lahat ay nag-alilangan at natatakot? Sila ba ay naglulundagan na ikaw ay dumating na? O ang sinasabi nila ay, nako, yan na, dumating na siya, magtago na tayo. So mga kapatid, anong klaseng bisita tayo? What kind of visitors are we? What kind of pagdating mo at pag-alis mo, parang state of calamity na ang iyong pamilya? Nakaaway-away kayo dahil dumating ka lang. Nagulo pa ang buhay ng mga tao. Ganun po ba ang bisita natin? Or maybe pag bisita, siguro magreklamo tayo, pangit ang decoration. No, hindi na masarap ang pagkain or kulang ito. Sana mga kapatid, no, nga hindi na ganoon. No, pag no, we are sana katulad ni Maria, magdala tayo ng kagalakan. And then sana when we arrive, the whole people, no, nga sana lumlukso sila ng kagalakan. So mga kapatid, sa misang ito, ipinagdarasal natin ang biyaya na tulad ni Maria ngayon Pasko, kapag bumibisita tayo sa mga tao,
magdala tayo ng kagalakan, pagmamahal, at magbahagi tayo ng kapayapaan. And above all, na sana magdala tayo si Jesus. Magdala tayo ng Jesus, ang ating Panginoon, sa mga kapatid natin. So ngayong panahon, sana mga kapatid, bumibisita tayo, hindi lamang tao ngayong mga pwede magbigay sa atin, sana no, nga we go to give and we go to share and we go to be a gift for those people who are in need. Magsitayo po ang lahat. Habang nagdinilay sa misteryo ng tuwa ng pagdalaw, magtuon tayo kina Mariang Kabanal-Banalan at Elizabeth at kay Jesus na siyang sanhi ng kanilang kagalakan. Kaisa nila, manalangin tayo, Panginoon, buksan mo ang aming puso. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa simbahang panlahat, nawa higit niyang pahalagahan ang ginagampanan ng kababaihan sa pamayanang Kristiyano at tuwinang ipagtanggol ang kanilang karangalan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa lahat ng asawang babae, nawa sila ay maging kasangkapan ng pagpapakabanal ng kani-kanilang asawa at tagapagtaguyod ng pagkakasundo at kagalakan sa tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa lahat ng ina, nawa palakihin nila ang kani-kanilang anak ng may takot at pagmamahal sa Diyos at maging inspirasyon sa kanila sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa lahat ng babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon, nawa manatili silang tapat sa kanilang mga pangako at para sa mga sumasampalataya ay maging salamin ng kaningningan ng lubos na pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa lahat ng batang babae, nawa sila ay maging mapagmahal na anak, mapagpahalaga sa kanilang puri at nakalaan sa kabutihan ng kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Panginoong Diyos, magkapaghanda nawa kami para sa darating na Pasko, na tulad ng paghanda ni Elizabeth para sa pagsilang ni Juan at ni Maria para sa pagsilang ni Jesus, na ating Panginoon at tagapagligtas, na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat.
po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihayin ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang pagsusuko mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na Berhin, kaniyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritung Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayon, pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang. Kami, nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bako niya pinigtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Thank you.
Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin siyong kaliwanagan. Kaawan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo siyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng Jose ang asawa niya, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwangnawa namin ang pagpapuri sa kararanggal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayaan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Yeah.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan makantang masagana ang ganap ng kagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po sumandali para sa ilang paalala. Una, ang ating pong parokya ay muling inilulunsad ang Bundle of Joy Project ngayong Pasko. Ito ay para sa mga pamilya sa ating mga mission areas na higit na nangangailangan. Ang Bundle of Joy Noche Buena Package na pwede ninyong ipamasko ay ang mga grocery items na naka-flash sa screen. Maaari rin pong cash na 1,000 pesos na iaalay po natin sa mga misa o ibigay sa parish office. Ang deadline po nito ay bukas na December 22, Webes. Para sa mga detalyadong listahan ng mga grocery items, mangyaring makipag-ugnayan sa ating parish office o sumangguni sa ating Facebook page na San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ikalawa, muli pong kumakatok sa inyong mga mabubuting puso ang mga munting anghel ng ating mission areas sa pamamagitan ng kanilang Gift for an Angel Project. Kung nais po ninyong mag-donate ng regalo para sa kanila, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Youth Desk sa entrance ng simbahan kung saan may mga flyers tungkol sa proyekto. Hanggang sa December 23, Biyernes na lang po itong project. Pagkatapos ay papamahagi ang mga regalo sa mga munting anghel. Ikatlo, meron din pong dalawang fundraising projects partikular para sa feeding program ng ating parokya. Una ay ang Christmas Gift Giving Tree Project. Ito po ay ang mga Christmas balls na maaari nating isabit sa ating Christmas tree sa likod na bahagi ng ating simbahan. Ang bawat Christmas balls ay mayroong pong kaakibat na halaga na siya nating lilikumin para sa feeding program. Ikalawa ay ang Edad Ko, Alay Ko Project. Pasasalamat sa mga biyayang ating natatanggap sa buong taon. May mga envelopes po sa gilid ng ating mga upuan na maaari nating paglagyan ng ating mga iaalay. Sa kasalukuyan, meron po tayong pinapakaing 263 na mga bata at mga matatanda araw-araw mula Lunes hanggang Sabado. Sana po ay suportahan natin ang mga proyektong ito. Sa ikalimang araw ng ating simbang gabi at Misa de Gallo, tayo po ay nakalikom na ng halagang 81,498 pesos and 55 cents. Sa kasalukuyan, ang buwan ng Abril pa rin ang nangunguna sa ating Edad Ko, Alay Ko project. Ngayon po, mangyari ay pumila tayo uli sa gitna at ihulog ang inyong mga envelopes para sa Edad Ko, Alay Ko. Thank you.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating parokya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Iadyanawa kayo ng Diyos sa lahat ng panganib at bigyan kayo ng lahat ng makapabuti sa inyo. Amen. Palakasin nawa kayo ng Kanyang biyaya upang matiis ang mga kahirapan ng buhay. Amen. Patatagin niya nawa kayong lagi sa pananampalataya, maligaya sa pag-asa at walang pagod sa pagmamahal. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyaring Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ng Panginoon sa inyong kapwa tulad ng ginawa ni Maria. Salamat sa Diyos.